hindi ako sobrang taas mangarap. Pag mangarap ako, gusto ko yung realistic. Masasabi ko siguro sa 7 years old self ko, after 20 years, mapaproud ka sa akin. So, ito po ako, Christelle Fulgar, at nandito po ako para ikwento at i-share sa inyo ang buhay ko bago ako maging artista at bago ako maging digital influencer at YouTuber, at para rin ma-inspire po kayong lahat sa storya ng buhay ko. So, pagkakaalala ko, hindi ko nakita yung sarili ko umaarte, pero ang pangarap ko, alam ko nung bata ako, maging singer. Kasi ayun yung alam ko talent ko dati eh. Alam ko singing talaga, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong umarte. Pero pag kantahan, dun ako game na game. Yung acting kasi, yung pagiging artista, parang dumating lang yan sa buhay ko na magic. Nag-start talaga yung career ko, feeling ko masasabi ko nung sumali ako sa Munting Miss You ng MTV. Tapos alam ko lang talent ng singing, so yun yung pinang-audition ko. And then, umabot ako hanggang grand finals. After noon, may talent scout na nagsabi sa akin, audition ka sa ganitong teleserye. Yung una nga ayaw ko pa. Kasi hindi naman, alam ko hindi naman ako marunong umarte and wala akong experience. So sabi nung talent coordinator, yung role daw na hinahanap, kailangan kumakanta. So ayun, sabi ko, parang kaya ko siguro yun kasi kumakanta. So yun, nag-audition ako. Ayun pala, nalaman ko teleserye yun ni Miss Nora Honor. Yung ina-auditionan kong role, as young Carol Banawa. Luckily, nakuha ako. And hindi ko rin inaasahan na may ibubuga pala ako sa acting. Parang nagulat din ako. Pati yung mama ko nagulat. Parang isa sa mga pinaka-memorable. Kasi nga, first teleserye, first acting experience. Pero pagbata pa, mas malakas yung loob mo. Parang ganun. Hindi ko masyadong iniisip yung fears. Walang masyadong pressure. Iniisip ko yung pag-artista, para siyang laro nga lang eh. Bata ako. Lalo pagkaedahan ko yung mga artista, parang laro lang sa amin, parang bulilit, para lang kami naglalaro. Hindi namin nararamdaman na nagtatrabaho kami, na kumikita pala kami, kasi ini-enjoy lang namin yung ginagawa namin. Well, though, hindi ko maalala kung ano ba yung ginawa ko, pero yung nung sumali ako dun sa Munting Miss You, yung napanalunan ko doon, alam ko, binili ko ng Game Boy. Kasi gusto talaga na ng Game Boy. Ginagawa ko ng bata ako eh. So hindi ko siya tinitignan na parang may sakripisyo, something. Nag-share na din ako sa family ko ng mga sinusweldo ko. Though hindi naman din kalakihan yun. Pero natutuwa ako kapag kumare na pagkakain kami, sabihin ko, ay, treat ko na to, ganun. Sasabi sa akin na parang ang sipag ko daw, ako nag-i-edit ng vlogs ko, ganyan. Wino-workout ko para umangat yung sarili ko, nagko-cover ako, gumagawa ko ng paraan para maangat yung sarili ko. Hindi ko makukuha yung mga yon without the help of God. Talagang blessing lahat ng binigay niya sa akin. Tinitingnan ko yun as blessing. Tingin ko masasabi ko na inspiration ko eh, for my future self, sa future family ko, sa future life ko, para, alam mo yun, habang maaga, may mai-invest akong something para in the future. Ganun. Nung pumasok ako sa digital world, inuna ko yung paggawa ng song covers. Singing nga yung tingin ko na kaya kong gawin. Actually, yung pag-start ko ng song covers, magic lang din eh. Una kong song cover, diba, sa kotse. Tapos unexpected na nag-trend siya. Na first cover ko, nag-trend agad. So, sobrang naramdaman ko yung pagmamahal ng tao or appreciation ng tao nung time na yun. Tapos na-inspire ako na why not ituloy ko. Hindi ko na-imagine na mag-vlog ako and mahiyain nga akong tao. So, na hindi naman halata. Yung hindi ko to kaya gawin, mag-song covers, stick to song covers na lang ako. Until nagkasama kami ni Ate Yeng Constantino sa isang concert sa Canada. Why not mag-vlog daw ako? Kasi meron na daw akong audience eh. May subscribers na ako. Sabi ko sa kanya, hindi ko kaya ate. Parang ganun. Mag-hire pa ba ako ng editor? Parang ang gastos naman. Kasi kuripot ako. Medyo nung una, nagdududa pa ako. Kasi hindi ko nila kaya to. Parang ganun. Kasi hindi ko forte. Yung isang event na parang gusto kong i-feature, sabi ko,
mag-vlog ako. Yung vlog na to, yung video na to, para lang makip ko sa sarili ko kasi memorable experience eh. Tapos, nung pinost ko, gumawa ko ng bagong channel para hindi ko ihahalo dun sa mga song covers ko na channel. Gumawa ko ng bagong channel para less expectation, less pressure, na kung hindi siya mag-hit or walang manood, okay lang kasi bagong channel siya eh. Tsaka hindi ko naman talaga forte yung vlogs. So, nung pinost ko, nag-trend sa Facebook, isang buwan pa lang yata umabot agad sa 100,000 views. So, first video ko yun. Tapos parang na-realize ko, kaya ko pala, parang gano'n, nagustuhan nila yun. Nagustuhan nila edit kong yun, pero parang ano eh, parang ang pangit pa nga nung edit ko noon kasi experiment lang, parang gano'n. Doon na nagsimula na parang na-realize ko, sobrang na-appreciate ng tao yung hard work ko. Na simula song covers na pinaghihirapan ko talaga i-produce on my own, na-appreciate nila. And then itong nag-vlog ako, na pinuproduce ko lang din ang sarili ko, na hard work ko lang talaga, nagustuhan nila. Sabi ko, baka nga para ako sa digital world. Doon ko na-realize talaga. Ang dami kong pwedeng i-consider sarili ko, hindi ko alam ano ba ako. Actor, singer, vlogger, hindi ko alam din kung saan magko-concentrate. Masasabi ko, mas nag-focus ako sa vlogging kasi yun yung mas nai-enjoy ko ngayon. Paano ko ba hinahasa yung sarili ko? Experience, yung unang vlog ko, parang hindi pa masyadong maganda. And then, sa mga susunod na vlog, parang unti-unti, nag-i-improve ako. Nag-i-improve yung editing skills ko, nag-i-improve yung pagsasalita ko. Yung unang vlog ko na sit-down video na nagturo ako ng tips kung paano ako nagtuto mag-Korean. Grabe, 15 minutes lang yung tinagal ng video na yun, pero 4 hours akong nakatingin sa camera at nag-iisip ng sasabihin. Ganun. Sa singing naman, I mean, kasi pag kumakanta ako, sobrang walang masyadong pressure. Hindi naman ako yung tipo na pang contest na kailangan practice everyday para tumaas yung boses. Hindi naman ako yung super biritera. Sa acting naman, paano ko ba ini-improve din yung sarili ko? Experience din. Through those experiences, I think nag-i-improve din naman ako. Ano nang ibigay na role sa akin? Ika-try ko ipulo. Motto ko sa sarili ko na parang hindi mo makikita ang isang bagay na mahirap kung ini-enjoy mo. Masaya kang ginagawa yun. So, kahit sabihin na natin na mukhang nakakapagod, pero dahil nag-i-enjoy ka, masaya kang ginagawa. Hindi siya nakakapagod. Nai-enjoy ko lahat ng ginagawa ko ngayon. Masarap umangat. Masarap parang every time na tumataas yung subscribers ko. Gumaganda yung roles na binibigay sa akin. Masasabi ko na hanggat may nakaka-appreciate ng ginagawa ko, masaya ako at nag-i-enjoy ako. Sobrang thankful ako na natapos ko yung pag-aaral ko nang hindi nagsistop. Napagsabay ko yung pagiging artista ko nung time na yon at yung pag-aaral na masasabi kong proud ako kasi hindi siya madaling gawin. Sabi ko na sobrang achievement din yung mga nakarating ako sa mga dream places ko, dream countries. Achievement din na hanggang ngayon, artista pa rin ako. O na din yung pagpapagawa ng bagong house. Pili ako ng mga kotse. Hindi ako sobrang taas mangarap. Pag mangarap ako, gusto ko yung realistic. Masasabi ko siguro sa 7 years old self ko, after 20 years, mapaproud ka sa akin. Wala akong masyadong regrets na pinagdaanan sa buhay ko. And proud ako sa kung sino ako ngayon, kung ano ako ngayon. Magiging, siguro yung magiging life niya in the future, wala siyang pagsisisihan. So, chill ka lang, bagets ka. Be a good girl lang. Yun. So, that's it, guys. I hope may mga napulot kayo, that na-inspire kayo sa story ng buhay ko. Wala man akong super mga challenges na nangyari sa buhay ko, ng mga pagsubok, ganyan. Yung mga nangangarap na maging digital influencer, maging artista. Sana makatulong to sa inyo. But stay positive and huwag i-give up yung mga pangarap. So, kung gusto nyo pang makilala si Crystal Fulgar,
you can follow me on my social media accounts, lalo-lalo na sa vlogging channel ko na Christelle's Vlogs. Doon talaga pinapakita ko kung sino talaga ako. Please subscribe and click the notification icon to get the latest happenings from your favorite Star Magic artists. Hashtag Star Magic Road to 500,000 subs. Yun talaga yung profession na gusto namin sa college namin. Kasi magsiseparate na kami after high school. Pero hindi namin na-imagine na maging artista pala kami. Yes! Blessing in disguise. Yes! Sabi nga.